Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Welcome po muli dito po sa Light from the Light. Ako po si Ilaw. Happy Monday po sa inyong lahat. Sa mga papasok po sa trabaho, sa eskwela, ingat po, keep safe. Pero importante po sa lahat, dapat po ang araw na ito, ialay po natin sa Panginoong Hesukristo. Now, gusto ko lamang pong sagutin yung tanong kung okay lang bang itaas ang kamay tuwing Ama Namin sa Misa? Okay, alam nyo, isang kumbaga issue talaga yan, concern talaga yan kasi maraming nagtatanong is ano ba talaga ang rule tuwing Ama Namin na tuwing Lord's Prayer na okay lang ba nakaganto? Kasi yung iba hindi daw nagtataas ng kamay, nakaganyan lang daw. So ano ba talaga? So if we would be technical, if we would do it really properly po, the rule is hindi po dapat nagtataas ng kamay ang lay faithful, meaning tayo, tuwing Ama Namin, ganyan. In fact, ito pong portion po na ito, ang tawag po dito ay orans. And during liturgy po, ang pari lang po dapat ang gumagawa po nung postura na ito, yung pagtataas ng kamay, yung orans. Yan. Now, tawag dito, ang kaso nga lang, sa Pilipinas po kasi, meron po itong malaking social factor, okay? Nasanay po ang mga Pinoy na hawak-hawak po ang kamay tuwing Ama Namin, especially po with their family members. Bakit po? Kasi it also connotes yung pagiging close ties natin eh sa ating mga kapamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Kaya nga naman, mapapansin natin na hindi ganun ka-strict ang pag-implement ng ilang simbahan when it comes to the posture of orans. Pero, if we have to follow the rule po talaga, dapat po talaga nakaganyan lang tayo or nakaganyan lang, pwedeng nakaganto, ganyan, hindi po dapat nakaganon. So ako po, personally po, hindi po ako nagtataas ng kamay tuwing Ama Namin. At pag may mga nagtatanong po sa akin, ang binibigay ko pong advice is yung binigay po ring advice sa akin ng isang matandang pari po dyan po sa diocese ng Cubao. Ang sabi po niya is, kung ikaw lang mag-isa, huwag ka nang magtaas ng kamay. Kung may kasama kang mga kapamilya mo, mahal mo sa buhay at gusto nila na maghawa kayo ng kamay, sige, paunlakan mo. Pero kung ikaw lang mag-isa, huwag kang magtataas ng kamay. Now, I know this is a very, kumbaga, sensitive issue, especially sa mga traditionalists. Pero ako po, personally, hindi po ako nanghuhusga kung may mga tao na naghahawa kamay kapag Ama Namin. I think ang issue po kasi dito is may mga super-duper traditionalists na pag may mga naghawak ng kamay tuwing Ama Namin is talagang sobrang triggered sila. Tapos, grabe kung tignan nila yung mga taong ito, kala mo nakagawa ng sobrang mortal sin. When in fact, pag naghawa ka naman ng kamay, it's really not a sin. It's not even a venial sin, okay? Especially if you're doing out of practice lang, out of nakaugulian, yung social factor na tinatawag natin kanina. So again, brothers and sisters in Christ, if you're attending the mass, tapos you're alone, as much as possible, wag po nating itataas yung kamay natin. Let's not do the orans posture. Pero kung halimbawa, you're with a loved ones, tapos yung kasama mo, yung mahal mo sa buhay, gusto niya magkahawa kayo ng kamay, siguro, to feel closer ties, ganyan, paunlakan mo na lang, okay? Let's not be too parang yung namumulis, let's not be too parang yung ang attitude natin eh, mas mataas tayo sa iba kasi tayo yung mas nakakaalam, tapos ang baba ng tingin natin dahil lamang naghawak sila ng kamay. So yun lamang po, brothers and sisters in Christ, remember to share this video para mas marami po tayong makatekes at ma-evangelize. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Ingat po!